Hi guys! Welcome back to our channel. Ating pag-uusapan naman ngayon ang aking top 5 plants na maire-recommend ko sa mga sisimula pa lang kalaga ng mga halaman. Plants na sigurado ko na pag sinimulan yung alagaan ay mabubuhay talaga. Ito ay the experience ko rin sa pag-aalaga sa kanila. Ito ay halo-halo, hindi ito succulents or hindi ito house plants lang. Ito ay halo-halo sa mga halaman na meron ako dito sa garden. Alam ko na meron ding ilan sa atin na nai-inspire ng maghalaman dahil sa mga nakikita nila syempre at sa mga napapanood nila, kagaya natin. Huwag po kayong aalis, panoorin nyo po hanggang dulo dahil ipapakita ko sa inyo isa-isa ang aking top 5 plants na hindi kayo mabobroken hearted kapag inalagaan. Ayan, ang aking number 5 sa list na mga halaman na tinutukoy ko ay syempre ang Wandering Jew. Alam ko, halos lahat din tayo guys ay merong Wandering Jew. Ayan. Ito ako talaga yung mga halaman na ipapakita sa inyo na mga propagations ko lang and yung mga madadali lang ipakita. Medyo mahirap kasi pagka yung mga nakahang. Kaya itong mga ganito na lang. So ayan, Wandering Jew. Napakadaling alagaan nito guys, basta dilig lang din araw-araw. Tapos, may tip ako sa inyo, di ba maganda na siya nang nakahang, pero guys, ewan ko lang kung ma-appreciate nyo din, pero ako kasi ay nakakita, at nag-try na rin ako na magtanim sa ground yung nakarekta, tapos yung tipong gubagapang lang sila sa ground, iba yung kulay nila kaysa dito. Kung ma-explain yung pagkakaiba, pero mapapansin nyo talaga, pag sinubukan nyo mismo, yung meron kayo sapat at mag-try kayo guys, magtusok sa lupa, makikita nyo iba. Tapos ang ganda sa lupa kasi kumakalat siya, ang ganda. Pero pag nakahang naman, di ba, humahaba siya and naglalash. So, parehong maganda. Meron din ako nakikita nito na variegated, pero hindi, wala pa ako nun. Ito pa lang ang Wandering Jew na meron tayo. And syempre, bigay lang din sa akin ni Rexy ang cuttings na pinagmula nitong propagations natin. So, ayan ang aking top 5, ang Wandering Jew. Ayan, ito kasi hindi mo na siya pipiliin kung kailan mo siya didiligan, walang ganun, hindi mo na itetest yung soil niya, kung dapat na ba siyang diligan, basta nakasabit and everyday dilig, okay na siya. Ako guys, ang ginagawa ko talagang pagdidilig ay tuwing hapon lang. Pagbabase naman tayo sa mga tita natin o sa mga lola natin na mga talagang plantita noong unang panahon, ang sinasabi sa akin ng mga tita ko, magdilig ka ng umaga at hapon. Sa mga ganitong klaseng halaman guys, syempre hindi kasali dyan ng ating mga succulents, diba? At saka yung iba nating mga houseplants na medyo kailangan nila ng extra TLC, mga ganun. Pero itong mga ganito, pwede ito umaga at hapon. And ito po ay exposed, ulan at init. Ayan, ang ating Wandering Jew. Ang ating namang top 4 ay, masasabi ko na, top 4 ay ang ating Pothos. Ito na yung Pothos ko. Ano na lang din to guys ha, propagation lang din to. Meron akong Pothos na nakahang, meron ako sa mga vertical pots, pero ito yung napili kong ipakita sa inyo kasi nagagandahan ako sa kanya. Hindi to guys kasing lush ng mga iba nating mga plantita na nag-reflex ng kanilang Pothos, pero masyado na, masaya na ako dito kasi syempre, hindi naman yan agad-agad nakukuha, diba yung mga pagganda ng ating, wow, ang ganda ng butterfly. Yung pagganda na ating mga halaman, syempre, it takes time and hayaan natin silang mag-bloom at mag-grow ng maganda sa sarili nila. Basta kailangan lang natin silang alagaan. So, ito ang aking top 4 kasi naitry ko na ito ilagay sa kwarto. Naitry ko na rin ito dito sa ating may bubong. And naitry ko na rin siya, ito rin ito mismo ha, naitry ko na rin siya na exposed sa ulan at init. At guys, maganda pa rin siya. So, yung kaya ko ito na ipabilang sa top 4 dahil ganun nga, kahit saan mo siya ilagay ay pwede. And madali din siyang padamihin. Basta kailangan lang ay may nakakapitan yung mga roots niya para magtuloy-tuloy lang yung paglash niya at paghaba niya. Yan ang aking top 4. Kung natirang tatlo na napili ko, ay parang pare-pareho lang naman sila na madali. Pero sige. Ang aking top 3 ay top 3, Mayana. Hindi specific na itong klase ng Mayana, guys. Ha? Ito lang yung kinuha ko kasi ito yung maano, nasa
plastic lang at madaling kunin. Kasi yung mga mayanan natin ay nakarekta sa lupa. So, ito guys, ang aking top 3. Kasi dito naman ay madali rin silang buhayin. Ikakat mo lang sila, tapos itutusok sa lupa. Buhay na sila. But, dapat sa kanila talaga ay madidiligan araw-araw. Kahit umaga't hapon, or kahit tuwing hapon lang, o kahit tuwing umaga lang, basta kailangan nila ng tubig araw-araw. So, ayun, compared sa iba, katulad nga nung pinakita ko kanina Wandering Jew, syempre gusto rin nila ng araw-araw, pero yun ay makaka-survive kung halimbawang isang araw ay hindi mo sila madidiligan. Yan, makaka-survive pa rin sila. Ito namang mayana. Yes, buhay pa rin naman sila. Pero mapapansin mo kasi sa kanila, pag naanuhan ng init ng araw, nalalanta yung mga dahon. Pero pag diniligan mo, ay babalik ulit. So, kaya sinasabi ko na araw-araw sila dapat dinidiligan para yung ganda nila ay laging ganoon, consistent yung ganda nila, 'di ba? Kasi ako, minsan pag nakikita ko na madlanta yung dahon nila, parang nalulungkot din ako, syempre. Kaya gusto ko talaga ay nadidiligan sila araw-araw para lagi silang maganda. Pero top 3 ko siya dahil nga madali lang siyang alagaan. Ang aking top 2 ay pillow plant. Ito ang aking top 2 kasi napakadali din niyang alagaan. Tapos, 100% exposed. Talagang nakalabas lang din siya. Tapos, ang bilis niyang mag-grow, ang bilis niyang humaba. So, ito nakailang putol na ako pag may humahaba, and kaya marami na rin akong propagations ng pillow plant. And ayun, pero ito ay minimake sure ko din na nadidiligan ko. Kasi syempre, kailangan nilang uminom. And parang mas napapansin ko nga na okay din sila kapag ka nadidiligan talaga. Kasi ito ang aking top 2. Kasi hindi naman siya alagain talaga. Pero yun nga, kailangan mo rin sundan ng cuttings kung gusto mong magpadami nito. Ito ay base sa aking experience lang na nag-garden. Kaya ito ang aking top 2. And ang aking top 1, syempre, ang pinakamadali at ang aking pinaka-star sa garden ay ang aking, ito medyo may kabigatan to, pero okay lang. Kasi gusto ko ipakita sa inyo kung gano'n siya kaganda. Aking turtle vines, guys. Siya ang aking top 1 talaga. Kasi, wala akong ginagawa, wala akong sa kanya, problema. Matiligan o hindi, matriman o hindi, mainitan man siya, 24/7 okay lang, maulanan okay pa rin. Kaya ito po ang aking top 1. And sobrang ganda nito, and sobrang proud lang talaga ako dito sa aking turtle vines. And yes po, ito ang star na aking garden. Yan. Ating top 5 na pinakamadaling alagaan para sa akin. Guys, meron tayong Wandering Jew, Mayana, Pothos, Pillow Plant, and Turtle Vine. So, yan guys, ishinare ko lang sa inyo para dun sa mga gustong mag-start na mag-alaga ng mga halaman. Ayan, pwede nyo silang alagaan, guys, para hindi kayo mabigo kasi minsan kamatayan tayo kaagad ng halaman. Iba rin yung impact nun sa atin, kaya sinadjust ko sa inyo to para... Kasi pagka nabuhay nyo itong mga to, guys, sigurado ako na magsisimula na ang pagdagdag ng inyong mga alaga. Sana yung nakatulong sa inyo ang aking content ngayon para sa mga magsisimula palang maghalaman. And guys, syempre gusto ko lang magpasalamat sa aking ate na si Marge Chantillian. Please pakisubscribe nyo rin po ang kanyang bagong YouTube channel na Sakyan and Marge. Yan po ay English version tags niya. Syempre meron din pong mga gustong manood sa kanya na hindi nakakaintindi ng Tagalog, kaya... Ayun, gumawa siya ng bagong YouTube channel. And, syempre po, isa-shoutout ko ulit ang aking mga kaibigang si Tess de la Cruz, si Ate Mamita Gina, sa Kilen Cravings by Vic Villacorta, Dante Salvador, Rosebud Savona. Support niyo po ang ating mga kaibigang plantita kasi po ay kahit tungkol sa mga halaman lahat, ang aming mga content ay syempre po, iba-iba pa rin naman ang aming experiences. Lagi po kayo mag-iingat. And sana ay manatili tayong malusog. Lagi po nating piliin maging masaya. Thank you very much for watching. And I'll see you on my next vlog. Bye!